babae sa Davao Oriental bilanggo ng sarili niyang isipan. Sa nakalipas na 20 taon, ano na ang nangyari sa iyong buhay? Ang babaeng ito, sa nakalipas na 22 taon o mahigit 20 dekada, narito lang sa tahanang ito. Iginagapos ng sarili niyang ama. Oh, pisi, mani akong kita itali. Kunan ako kadina kaya sa among potlo mani pisi ah. Sa barong-barong na ito sa Lupon, Davao Oriental, nakatali ang buhay ng mag-ama. Ang sulok na ito ng kanilang tahanan ang naging mundo ng nag-iisang anak ng 71 anyos na si Mang Rosalino. Ang dalaga, si Angela, nakagapos ng lubid ang paa. Nungunukoy lang ko anong bata, kay ako ko ng anak niya. Duharami, wala kayo, walang-walami. Si Angela, hindi lang bilanggo ng tahanang ito, pero maging ng kanyang isipan. Pagkagising pa lang ng umaga, inihahanda na ni Mang Rosalino ang almusal ng kanyang anak. Rat. Kaon. Pero nung umagang yon, si Angela walang gana. Ikaw na! Ako po haon itong plato niya, kaya hindi mo siya bukaon. Pagkatapos, pinaliguan. Likod. Huwag na ako. Labagman daw sa kanyang loob na igapos ang kanyang anak, wala siyang magawa. Malimit daw kasi itong nagwawala. Malakaw na siya, magkabuhi. Ay panglabay may siya na. Saka na, magkabuhi na siya, aras gawas na maghubo. Muna nga, maula po ko sa mga silingan kay mingong sila ang imong anak ko, naghubo na na. Malaka po ko kay babae ko siya. Ha? Huwag binuangan na sa mga may tao. Ang nagpapakalma lang daw kay Angela ang laruan niyang plastic bottle na kahit pa makailang beses mahulog, paulit-ulit din niyang inaabot. Yan man yung sudag bato, yan man kinupinoon para nga mo malingaw siya. Nung nasiguro ni Mang Rosalino na nasa ayos na si Angela, dumiretso na siya sa bukid. Sa pagtatanim at pagbebenta ng gulay, binubuhay ni Mang Rosalino si Angela. Ang kinikita niya rito, 100 hanggang 200 pesos kada linggo. Padilim na nung siya'y nakauwi. Dahil maghapong hindi kumain si Angela, pagdating ng bahay, agad naghanda si Mang Rosalino ng hapunan ng kanyang anak. Kanin, sardinas. Ang pagpapakain kay Angela, pahirapan. Tingnan sa. Ha? Eh, pagluwa. Eh. Ha? Oh, sige. Ha? Saka naglatag para tabihang matulog ang kanyang anak. Unikaiha ni Mang Rosalino si Angela. Nung 2 taon na si Angela, napansin nilang iba ang ikinikilos nito. Dula, kapakong-pakong mga nilang yung dula at kanyang nakita na kabuhi na. Damagan ko sa yung ikagaw nga, patinti ata. Ito may crack na dinisting ko eh. O din eh. Mutok yun ang sakit anak. Nakayo may kwarta yung kakuha sa doktor. Labagman sa kalooban, nagdesisyon daw silang igapos ang nuoy 2 taong gulang pa lang nilang anak. Kanina akong gamito ni. Mula ka ba? Muna igabit ako sa una. Ikan sa paggamay na nga among Italian, wag yung nakagawa. Ang ano yung nga, paskulahan ako, sinunduan ko ang mga tanak. Di man makasabot.
Si Mang Rosalino, mas nangaparaw sa dilim sa pagpapalaki kay Angela nung namatay ang kanyang misis taong 2015. Kanang mata, ma, maragay nang itawag ka na. Ma! Hmm? Ma! Eh. Ma! Una, siya yung magbantay, ana. Karon, ako na lang. Ang ikinakatakot ngayon ni Mang Rosalino, paano na raw kaya si Angela? Gayong nasa dapit hapon na rin siya ng kanyang buhay. Bakog mamatay ko na, mabili na siya sa sarili. Kasi may bantay na. Ang gusto tan ako na, pa-hospital na ako para mamayong ta siya. Itong Biyernes, kasama ang mga kawani mula sa Davao Oriental Provincial Medical Center at PNP Lupon Davao Oriental, si Angela ni rescue. Ang dingding ng kanilang barong-barong, kinailangang baklasin. Kutsi-kutsilyo. Si Angela, mahinahong sumama. Muli, nasilayan niya ang mundo sa labas ng kanilang bahay. Pero pagdating ng ospital, Angela, maaring merong intellectual disability, malnutrition, at seizure disorder. What the patient needs po talaga is a psychiatric referral since we also see the patient to have intellectual disability. For the best of the patient, this could be referred to a higher institution that could properly manage her case. Pero dahil walang pasilidad ang ospital para sa kanyang kaso, inirekomenda nilang dalhin ito sa isang mental health facility. We will be following up this patient and referring her to experts and particular individuals na makakatulong sa kanya. Tututukan din namin in terms of every now and then na periodic na pagfa-follow up sa kanya through our social service. Nagbigay po kami ng medication and yung other expenses lalo na po sa kanilang medical. Una sa lahat, hindi nila alam ang proper handling. Pangalawa, may stigma. Hindi tayo aware kung paano natin alagaan yung mga taong may ganitong kondisyon. Sa mga data namin, kaya general trend na nakikita natin in terms of mental health, more than 50% ang increase. We coordinated and partnered really with the Department of Health, Center for Health Development Region 11. Nagpa-train tayo ng mga additional doctors natin. Samantala, para maging komportable na ang mag-ama, may nagmagandang loob na ipaayos ang kanilang barong-barong. Nagbigay rin ang grupo ng grocery. Nag-abot din ang aming programa ng financial assistance. Pasalamat ko kayo. I-suportuhan ko yung kunan eh. Dito sa Pilipinas, marami tayong mga kababayan nakagapos sa kahirapan at kawalan ng kaalaman tungkol sa usapin ng pangkaisipang kalusugan o mental health. Imbes na husgahan, unawain natin ang kanilang kalagayan at sa kanilang isipan, tulungan silang makalaya. May kutabang kay sama na akong anak. May paragon ma. Mauli ana. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.